Hello, welcome to my channel. Bali ngayon, simulan natin siguro yung series ng ano, ng Airbrush for Beginners. Okay? Bali, yung first topic natin ngayon is mga iba't ibang klase ng airbrush. Okay? So, ito yung isa. Iba't ibang klase ng airbrush. Ito isa. Siphon feed. Bottom feed, tawag dito. Single action to. Okay? Mamaya pag-usapan natin kung ano sabihin ng single action. Ito naman yung tinatawag na gravity feed. Yung cup niya nasa taas. Gravity kasi, it relies on gravity para yung paint tsaka, ano, mag-flow using gravity. Utilizing gravity. Ito rin. So, itong tatlo pare-pares yan. Gravity feed. Tapos meron pa isang klase, nasa gilid naman. Tapos pag ganun yung cup, ang tawag doon, side feed. Pero gravity feed din yun. Okay? Tapos ito kaya siphon feed siya. Kasi hindi siya man siya nagre-rely sa ano, sa gravity. Sa ano naman siya, sa siphoning. Or sa pressure siya nagre-rely. So usually, ginagamit to pag malakas yung compressor mo. Pag medyo mahina yung buga ng ano ng compressor mo, may hirapang mag-create ng pressure para itulak yung paint palabas galing dito sa baba. Unlike dito sa gravity feed, konti lang yung effort kasi gravity na yung humihila dun sa paint. So itutulak na lang niya yung ano. So okay, mas okay to for ano, for lower PSI. Okay? Yung dual action naman saka single action. Ito yun, yung dito sa trigger yun. Kasi pag single action, pag pinudot mo siya, sabay na lumalabas yung hangin sa paint. Sa dual action, pag pinudot mo siya, hangin pa lang yun. Tapos, yung pag-pull mo ng trigger, yan, pag pinupull yung trigger na ganyan, yun yung pangalawang action, kaya tinawag na dual action, saka pa lang lalabas yung paint. Tapos, yung dami ng paint, o yung volume ng paint, depende kung gaano mo kahilahin yung ganun mahilahin yung trigger. So pag full trigger, yan, full todo. Meron na yung half trigger, so kalati lang. Yan. Ganyan siya. Yun yung dual action. Pag sinabi namang single action, isa lang, isang action lang siya. Usually push down lang. Ito. Push down lang siya na ganyan. Ito yung ito rin. Push down lang din to. Single action to eh. Ante dual action pala to kasi may yan siya. Diba? Doon mo siya malalaman. Ito yung single action. So pag sa single action, sabay na lalabas yun. Yung paint sa hangin. Tapos, paano mo makokontrol dito? Dito sa gantong klase, paano mo makokontrol yung volume? Nandito naman siya. Ina-adjust yung needle niyan. So as you turn it, umaatras yung needle niya. Yan. So depende sa pagkakaikot mo dito sa tail, tsaka mo siya ngayon, malalaman kung gano'ng kalaki yung buga niya. Sira na kasi ito, kaya ano eh, hindi na umaangat yung spring. Anyways, yan. Okay. Ano pa ba? Ito, dual action din to. Full trigger. Okay. Susunod yung ano, mga parts ng airbrush. Pero hindi, discuss ko na lang ano ito, yung gravity feed na dual action. Kasi ito yung madalas ko rin gamit. Ito rin yung gamit ko sa mga gunpla, sa mga figures. Okay? Tsaka sa mga ilang artwork na rin. Ayan. Dual action. Bakit dual action? Kasi mas maganda siya in terms na nakokontrol mo yung ano, yung volume ng paint. Kasi depende sa pull mo ng trigger, diba? Gaya nga sinabi ko kanina. Mas madali mo siya makokontrol. So kung gusto mo medyo konti lang yung ano, or manipis lang yung buga ng hangin o ng buga ng pintura, kaya mong kontrolin yun dito sa ano, sa dual action. Unlike sa ano, siset mo pa dito. So pag naset mo, saka mo pala siya magagamit. Tapos pabalik mo ulit kung halimbawa magpapalit ka. Unlike dito, depende na lang sa pull mo na sa trigger, yung laki nung, yung wide ng buga nung ano mo. Okay? Tapos meron din palang ano, discuss na natin, yung sizes.
pag sinabing sizes ng airbrush, yun yung ano, orifice dito, yung opening, yung size niya. Usually, ang sizes is 0.2, 0.3, saka 0.5. So, pag general use, 0.3. So, pag 0.3, ito, 0.3 ito, ano, for general siya, pwede siya sa wide applications, pwede siya sa detailing, kasi nasa, naglalaro yung ano niya, yung size niya sa in-between. Kumbaga, habulin mo lang sa distance from subject, tsaka sa ano, sa laro mo, lalaroin mo lang yung trigger. Okay? Yung 0.2 naman, ito 0.2 to. Ito for precision work, yung mga usually ginagamit to ng mga ano eh. Yung mga nagagawa ng tangke. Kasi meron yung mga pre-shading, meron din yung naglalagay ng camouflage pattern. Ayan, mas magandang gamitin doon yung 0.2 kasi kailangan yung ano, precision. Yung maninipis, mas maninipis na buga. 0.5 naman, ito basically mas madalas gamitin to for top coating saka priming. Kasi yung mga yung pigment ng top coat saka pigment ng primers natin, medyo mas malaki kumpara sa ibang klase ng type ng paint. Okay? So, yan, 0.5. Mas maganda yung buga, mas wider. Okay? 0.2. Tapos meron ding 0.8. Alam po ito yata, 0.8 to, o merong badger na 0.8. Yan, talagang pang ano yan. Pang malaki ang ano, buga. Usually sa t-shirts na yan, saka sa mga mural ginagamit. Okay? Yun muna, for now. Susunod natin yung ano, cleaning. Nung, kasi yun madalas ano eh. Madalas itinatanong. Saka madalas nagiging problema ng mga nagko-consult din sa akin. Okay? So, if you like this video, please like and subscribe. Ayan. Tapos, abangan nyo rin yung mga susunod pa na upload. Thank you for watching.